Ang Santa Mesa ay isang distrito sa Maynila, dito sa Pilipinas. Napapaligiran ito ng Ilog Pasig sa Timog Kanluran at ng Ilog San Juan sa Timog at Silangang bahagi nito. Kabilang sa mga hangganan sa lupa ang mga distrito ng San Miguel sa Kanluran at Sampaloc sa Hilaga. At sa Hilagang Silangan ay ang lungsod ng Quezon. Ang Santa Mesa ay dati ding bahagi ng distrito ng Sampaloc, kung saan pinaghiwalay ito matapos magkaroon ng sariling parokya noong 1911. Ang parokya ay kilala ngayon bilang Old Santa Mesa. Isang kalye na umabot mula sa Victorino Mapa Street hanggang sa Magsaysay Boulevard, na dating kilala bilang Santa Mesa Boulevard. Dito natin bibisitahin ang ating fancier ngayon. Tara, sama kayo. Bisitahin natin siya. Kaya simulan na natin. Ito ang Bisitero. Magandang umaga mga ka-classmates sa Pag-iibon. No? Ako nga pala si Joseph Yoquinto. Welcome kayo dito sa maliit kong Lou. Nag-start ako elementary grades. Ako yung typical na nag-iibon na bata nung araw na mag-iipon ng baon. Pagdating ng Saturday or Sunday, tatakbo ng karangke, bibili ng racing. Na-stop ako nung mag-college ako. Hindi ako nakapag-concentrate sa pag-aaral, so kailangan i-give up ang pag-iibon. Tapos, one day hindi ko alam, bigla na lang napasok ulit ako dito sa pag-iibon. Ano? Sa impluensya naman ng kapatid kong panganay. Dahil kaibigan niya si Romy Liwag that time. Magandang tanghali po, Sir Joseph. Oo, oh, good afternoon. Maraming salamat po. Oh. At pinaulakan niyo po yung aking pag-PM sa inyo at agad naman po kayong sumagot. Ay, Sir Joseph, ano po pala ang mga hawak niyong lines dito po sa loft niyo? Yung mga line na nandito sa akin, unang-una, hindi ako mawawala ng Battenberg. Battenberg? Oo, kasi yung Battenberg talagang nasubukan ko yan eh. Apo. Talagang inuuwian ako niyan. Tapos, hindi pwedeng wala rin ako ng Jelly Dilemma. May story ako dyan sa Jelly Dilemma ni Uncle Cha. Kasi yan, yung Jelly Dilemma, hindi naman yan talaga pumutok. Pumutok lang yan yung manalo si ano eh, si Jelly sa Barcelona eh. Kasi nung unang ma-acquire ni Uncle Cha yan, si Uncle Cha kasi nag-bid siya ng pipa dyan sa may Luberan ginawa. Apo, binid niya yung ibon sa halagang 40,000. Wow. Ngayon, yung pagkakabid ni Uncle Cha na yun, ginibway ni Sir Kirby Chua para maibigay dun sa matanda. Ibig sabihin, yung Jelly Dilemma talaga very pricey. Ngayon, nung nagbid si Cha ng ganung price, ibinigay na ni Sir Kirby as a giveaway na doon sa matanda. So sa mga tuwid, yung unang-unang line ng Jelly Dilemma, ako ang pinaglaro. Kasi si Chang nag-sponsor sa akin ng 2018, 20 birds in-sponsor niya sa akin. Lahat yun galing kay Sir Chang? Lahat yun, galing kay Uncle Cha. Sabi niya sa tuwa ng matanda sa akin as a new member, in-sponsoran niya ako ng 20 ibon. So, isa sa mga bloodlines na naibigay niya sa akin nun. Ayan, Battenberg at saka Jelly Dilemma, Van Bunderin, Sablon. Pero natawa ako dyan sa Jelly Dilemma kasi uwi ng uwi eh. Hindi ako very particular sa bloodline ng mga lumalaro ako nun. Kasi basta sa akin ang ibon galing sa isang kilalang fanshir, good na sa akin yun. Nung time po ba nun, matagal na rin po kayong nagkakalapate? Matagal na ako nagkakalapate dahil yun talaga first love ko eh. Okay. Natigil lang yan nung mag-college ako tapos bumalik na lang ulit. Apo. Ngayon hindi ako very particular sa mga bloodlines eh. Huli na nung lumalim na yung kaalaman ko. Talagang fanshir na. Inaalam mo yung bloodlines, inaalam mo yung tamang sistema. Paano mo sila palalakasin? Ano yung proper maintenance na dapat ibigay, especially pag may sakit ang ibon, dapat alam mo kung paano i-enter sa pamproblema sa loop. Bali, ayun yung mga natutunan ko na nung talagang lumalim na yung pagiging as a fanshir ko, lalo na PHA Club, bigat ang laban dyan kasi very prestigious. Tapos, yung mga lalabanan mo eh, hindi naman basta-basta. Kaya nga nung lumaro ako dyan sa PHA noong 2018,
kumbaga, inirate ko lang yung sarili ko. Hanggang yung first time nyo? Oo, sabi ko, hindi naman ako lumaro niyan para talunin sila lahat. Mm-hmm. Dahil dekada na sila eh. Mm-hmm. Ikaw, ano ka lang eh, newbie ka lang. Sabi ko, as a fanshare, hanggang saan ba aabot yung kakayahan ko, yung kaalaman ko? Uh-huh. Inirate ko yung sarili ko, talagang focus, 100%. Talagang binibigay ko lahat. Gamot, tamang pagkain, tamang training. Akalain mo, overall, nung matapos ng 2018, nag-25 ako. Mm, not bad, para sa Sa young bird, 25. Tapos yung old bird ko, may old bird ako eh, yun yung batting bird. Okay. Nag-55 overall naman siya. Yan yung sa mga 20s na nilaro nyo? 20. Apo. Sa 20 ibon, meron akong nag-25 overall. Apo. Sa old bird naman, limang old bird lang yung nilaro ko eh. Nag-55 overall naman siya. Kaya sabi ko, pwede. Kung itutuloy-tuloy ko lang, kakaririn ko talaga sa panshir. Eh, pwede. Kasi ang panalo, ang pagiging champion, bigla-bigla na lang yan eh. Kasi karera naman ng ibon, walang pwedeng magdomina nito eh. Ang importante dito, kahit sino pwedeng manalo. Anybody. Anybody's race. Kasi na-experience ko eh. Isipin mo, small time panshir lang ako eh. Lumaban ako sa mabigat, sa mahirap na laban. Muntik ako mag-champion. Umuwi ang ibon ko ng Tacloban, Kato. Ang hinahabol kong speed that time, 700 speed lang. Kung nag-clock siya ng 700 speed, overall champion. Pero sabi nga ng mentor ko, ni Romy, huwag mong panghinayangan yung hindi na ibigay sa'yo. Mali mo sa mga susunod na laban. Ayun lang yung mga natutunan ko. MacArthur Race, sabi ni Cha, ikaw, karga pa. Sayang ibon, sabi nung matanda sa akin. Oh, bigay lang sa ano, bigay lang sa ano, sabi niya, mawawala daw. Sabi ko, Uncle Chang, hangga't meron tayong ilalaban, ikakarga ko. Tapos yung 55 overall naman namin na old bird, naka-series din ng MacArthur. Kinarga ko pa rin. Kamusta naman po, sir, nung niload niyo to sa MacArthur? Umuwi ng MacArthur tapos na karera. Ako kasi once na nagpalaro ka ng ibon sa akin, sa'yo galing. Credit sa'yo. Ibinibigay ko yung credit kung kanino. Which is yun naman po ang tama. Oo. Oh. Eh, palibasa, pandemic. Hindi rin naman ako breeder. Kaya wala akong pinalilipad. Ngayon yung iba na kay Sir Romy. Na kay Romy Liwag. Oh, pero yung bago naman dalhin doon, ay pagpaalam nung sa matanda kay Uncle Cha. Kaya okay lang. Na kay Romy. Tapos, maanak na. Eh, syempre, breeder si Sir Romy. Alam niya kung paano palalabasin ng puro, kung saan ni mas kabisado niya, kagaya ako, hindi naman talaga ako breeder. Ngayon, may mga ibon dito, makikita nyo, aliskate lang yan eh. Dahil ayoko naman may loop, walang ibon. Pero itong mga to, pagbalik ko ng 2021, paglipad ko, siguro gagamitin ko sila. Ah, okay. Gagamitin so, ko sila. So, yun yung mga line na yun? Oo, yun na yan. Kasi yan, jelly dilemma, hindi talaga ako mawawalan yan. So, Sir Joseph, sa pagkakarera naman po ng mga kalapate, ano naman po ang ginagawa nyo or diskarte nyo para po bago ilipad or ilapad? Unang-una, mahirap magturo ng young bird kasi andyan yung ano eh, yung pwede ka mawalan. Kailangan may sistema. Apo. Ako, pag ayoko mawalan ng young bird, pinakakawalan ko tanghali. Tanghali? Oo, sa tanghali lang. Papakawala ako ng tanghali para... Ano oras po yung tanghali na yan, sir? Eh, mga alas 12, mga ganyan. Katirika ng araw kasi tamad sila lumipad, hindi sila lalayo. Hanggang sa matututo yan. Pag alam mo nang hindi na mawawala, bumabalik na, maayos na. Doon mo na sila unti-unting tuturuan. Yung turong hindi mo pa naman prepare sa lumipad, bayaan mo lang silang kumusa. Kasi makikita mo yan pagka gigil na sa lipad dyan eh. Pag lumipad dyan, mawawala na yan. Mga isang oras mawawala yan. Low fly lang yun ha. Low fly pa lang. Pagka lumilipad na sila ng ganun, dun ko nasusundutan ng proper maintenance. Mm. Ano naman po pwede nyong ibigay sa ang maintenance nyo na gamot? Sa ano lang, sa mga pagtuturo, mga training-training lang. Talagang more on ano ako eh, sa food supplement. Ah, food supplement. Oo. Tapos pagka
Sa tubig naman, Apo. Glucose. Apo. Yan. Napakaganda rin talaga ng glucose, no? Totoo, dahil isa yan sa ano eh. Isa yan sa makakatulong para habang pinalalakas mo ang ibon, nagbibigay ka niyan. Tapos, pagka sinalpak mo ng training yan, makikita mo malalakas ang ibon mo. Uuwi sa'yo ng darating, imiikot pa, ayaw pa dumapo. Kasi oo, ang ibon na may problema pagdating ng loop, makikita mo eh. Alam mo, may sakit. Pagka-dapo niya, parang akala mo masyadong matamlay na. Oo, parang masyado siyang naubos. Opo. Oo, ayun naman ang hindi ko na-encounter nung lumaro ako. Talagang, kung ano yung before na naging sistema ko, tinuloy-tuloy ko lang. Sino po ba yung ano, nagtuturo sa inyo nung naglalaro po kayo? Or marunong na kayo talaga? Hindi. Nung nasa EPFC ako, nagpa-uwi ako ng ano, nang maasin late, suntok sabon lang yun eh, talagang kasi ang ibon pag nasa obrahan, hindi uuwi, kailangan sobra sa gamot, sir. Oo, hindi tama yun, kailangan ibigay mo lang sa kanya yung talagang ano lang, katamtaman lang. Tama, hindi pwedeng sa sobra, kasi pag sinobrahan mo, nagbigay ka ng kung ano-ano dyan, sigurado hindi siya uuwi. Bali, habang lumalaro ako sa EPFC noon, gumagawa na ako ng sarili kong programa. Kahit nakakahiya magtanong minsan sa isang pansir, eh paano ka matututo kung hindi ka magtatanong? Diba? Kasi may mga pansir na suplado dating. Pag tinanong mo, paano ba binibigay mo ganito? Paano ba binibigay mo ganyan? Once na nagbigay sila sa akin ng idea, tinatandaan ko na yun. Tapos, kayo mismo ang gumagawa? Oo, gagawa na ako ng sistema ko. Hanggang sa... Tama naman. Tama naman. Dahil nung nag-NRPA ako, lumaro ako ng NRPA eh. Ang daming hirap ng ibon, umuwi din talaga. Apo. Kaya sabi ko, tama. Tama yung ginagawa. Oo, kasi once na mali, hindi ka aabot ng dulo eh. Apo, tama naman. Mararamdaman mong mali yung ginagawa mo pag hindi ka dumudulo. Apo. Oo, minsan, training pa lang, magtataka ka. Ba't ako nawawalan? Kailangan, training pa lang. Kinukuha mo yung pick ng ibon, papunta ka sa derby. Kailangan yan, intact yan. Mientras na lumalayo ang karera, lumalakas sila na lumalakas. Ito yung kapatid nung nag-25 sa akin, no? Kaya ayoko mawalan sa loop ng jelly dilemma, no? Dahil unang-una, mahusay na ibon. So, ito yung kapatid, andito sa akin. Kasi yung ibon na pinauwi ko ng Tacloban, the same time, umuwi rin siya ng MacArthur. Na kay Sir Romy Liwag yun. Kasi gaya nga na nasabi ko kanina, hindi naman ako breeder. Pero meron akong kinip dito sa loop. Eto kapatid. Yan. May mga ipoproduce to, ilalaro ko ng PHA. So, itry natin. Tignan natin kung ano magiging resulta. Uncle Cha na to. Oh, dahil sila Uncle Cha. Mga off color na ganito, inilalaro nila to eh. Parang magagaling, umuwi talaga. Anak ko ng imports yan. Oo, oh, imported. Yan po yung line na umuwi doon sa sinasabi yung 20 na nilaro nyo. Ano siya, pang 50-50. 50-50? Oo, sa Old Bird. Apo. Ito yun. Ako si Joseph Yoquinto, member ng PHA Club. Maraming salamat, bisitero. Ang napanood nyo ay ang episode 16. Bago ang lahat, magbisitero, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala, kina Jesse Bautista ng Little Batyo, Mel Turinha from Biliran, Biliran, Luel Novela from Riyadh, KSA, Roj Beeb, Skywalker TV, from Dubai, UAE.
JR Oleon from Turkey, Alex Cute Loft TV and M&A Loft, Jeffrey Miranda from Mabalacat, Pampanga, John Lester Sueno, Roniel De La Cruz, Jandre Villarreal from Maykawayan, Bulacan, DFC, Stan Loft from Los Baños, Laguna, Niel Mark Tumelde, Earl Gerald Aganon, Rupert Gonzalez, Jake Tagaro, Jeric Sampang, at Wilbel Alejo from Malolos, Bulacan. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!